Please welcome ang Metro Manila Film Festival 2016 Best Supporting Artist, Noel ang finally finds someone, Chris and Magnet! Siyempre, greet muna everyone na online, Kirsten. Hello po sa lahat po ng mga kapamilyang nanonood. Hello po sa inyo. Okay. Eto, briefly lang, what is your role dito sa Finally Found Someone? Ayun, so basically ako dito si Noah Alcala. Isa akong PR trainee ni Sir Rafi, which will be played by Kuya John Lloyd Cruz. So ayun, abangan nyo po kung ano yung magiging role ko sa buhay ni Sir Rafi at ni Ate April, wow. Ni Sarah Geronimo. So medyo mas dikit ka dito kay Kuya Lloyd. Kay Kuya Lloyd. Well, sa kanilang dalawa naman. Ano ang dalawa naman? Okay, ito. Kasi first time mo work with them, baka mo sa naman yung experience. Kasi nakita namin sa Instagram mo, may pa-show, may pa si Sarah sa set noon. Working experience at first, yun nga eh, kung maalala ko yung first day ko, sobrang, ano yun eh, tawid ako nun mula sa film ko with Direk Chito. So tawid ako nun nang Finally Found Someone. First day ko, si Kuya Lloyd, agad yung naka-eksena ko. Naalala ko yung sarili ko, hindi ko mabanggit yung mga linya. Nanginginig yung mga tuhod ko kasi na-starstruck ako kay Kuya Lloydy. Pero the moment na kinausap niya ako, parang lahat ng wall natanggal. Tapos and then after nung magkakabarkada na kaming lahat. Ganun kabahit si Kuya Lloydy tsaka si Ate Sarah, katrabaho. So parang naging, kumbaga nag-click agad kayo sa buong team na. Eto, kasi diba, dito sa Finally Found Someone, parang hinanap natin yung the one. Ikaw ba, Kirsten, how would you know if nahanap mo na yung the one? Ano yung mga parang, may mga signs ba na ito siya na yung talaga, I finally found someone, I finally found the one. Siguro for kapag, you. Siguro kapag naramdaman ko na ito na yun, kumbaga parang, paano ba mararamdaman ito na yun? Siguro kapag, kapag nakita ko na yung kagaya ko. Ayan. Ano ba yung mga qualities yung hinahanap mo? Hindi ko po ito nasagot sa press con. Oo, oh, so, yan yung chance. Ano ba yung, yung, kung bibigyan ako, nakakahiya. Kung bibigyan ako ng someone na kagaya ni Ate Sarah, Geronimo. Ayan. Siguro yun na yun. Paano mo ba madidescribe yung sasabi mong kagaya ni Sarah Heron? Anong mga qualities na gano'n? Mabait. Family-oriented. Totoong tao. Kumbaga parang sobrang down-to-earth, hindi mayaban. Lahat na maganda. Okay. Sa movie rin kasi, di ba, parang may pina-find tayo. Pero ikaw, ano sa tingin mo personally, ano yung greatest find mo? Memory, pwedeng memory, tao, ano ba to? Experience, yung parang pinaka-treasure mo, yung most precious na find mo in life, so far? I think yung naipaglaba ko kung ano yung gusto ko in life. Kumbaga parang more than dun sa mga sinasabi ng mga family ko, ng mga friends ko na ito, dapat ito ka. Dapat ganyan ka. Hindi, mas pinili kong sundin kung ano yung gusto ko talaga. So, I think, for now, as of now, ayun yung greatest find ko. Yung paglaban mo dun sa talagang anong gusto mo gawin in life. Ang ganda ng ganun, no? Na parang nagawa mo yung hindi ka pinipilit, hindi ka napoforce. Oo, pero ano yun, sobrang hirap. Sobrang hirap nun kasi ang daming against. Doon sa gusto kong gawin until na mapatunayan ko sa kanila na I'm going to succeed doon sa napili kong gawin, gustong gawin. Paano mo na-overcome yun? Kasi sabi mo, di ba, ang hirap yun. Paano yung process ng pag-attain nung bagay na yun? Paano mo siya nilaban? Yung mga pwede mo lang ma-share? Andun yung ano, kumbaga parang pwede mo namang gawin yun nang hindi ka nang babastos ng kapwa. Siguro I did it in such a way na maiintindihan ng family ko o ng mga maybe closest friends ko na I have my own heart, kumbaga, na hindi ako magiging masaya kung kayo yung susundin ko. Nice, no? Ito kasi isa ka dun sa mga, sa parang new breed ng actors talaga nga. Diba sa Supreme nga parang people to watch out for in 2017. Grabe. So, ano lang yung feeling na parang
since parang bago ka pa lang sa industry pero parang ang dami na nakaka-recognize sa'yo. So anong feeling ng ganun? Ano mo, God has my witness, wala. Hindi ko siya nakikitang ganun eh. Kasi paano ko ba i-explain kung ano lang yung mangyari, kung blessing ano talaga. Oo, siguro sa bawat araw na gumigising ako, ang pinagpipray ko lang magawa ko kung ano yung tama sa bawat situation na meron ako. So, hindi ko, honest to goodness, hindi ko naiisip yung mga gano'n. Balikan lang natin yung mga, kasi diba process yan, balikan lang natin yung mga beginnings mo. Saan ka ba, ano ba yung first, saan ka ba nag-start talaga? Ayan. Nag-start ako, ayan, nandito yung classmate ko, so malalaman niya yan. Uh-huh. Nag-start ako sa Star Magic Workshops. Mm-hmm. Okay. Bata pa lang ako, mahilig na ako mag-perform, kumakanta, sumasayaw. Pero nung college, parang dun ko na-realize na gusto ko pala yung acting. Kasi for me, it's a sort of a therapy for me. Kumbaga parang I love being an actor. Mm-hmm. Simply because, kumbaga parang for me, it's part of who I am. So, nung nakita ako ng prof ko, which is si Direk Ryan Carlos, in-invite niya ako sa Star Magic Workshops. And then, ayun na, nagtuloy-tuloy na. Was there a time na parang, kasi diba, ano, ang matagal yung pag-workshop, diba? Pero, was there a time na parang you want to parang, ayoko na i-pursue tong ganito, parang gusto ko na mag-focus sa ibang bagay. Meron ba time na ganun? May time na, never akong sumuko sa mga dreams ko. Mm-hmm. Never akong sumuko sa mga dreams ko. Pero may mga times na, bakit wala nangyayari? Mm-hmm. Ano yung mali? Mm-hmm. Ano yung mali sa ginagawa ko? Ano pa yung dapat kong gawin? Ba't parang wala nangyayari dun sa mga effort na ginagawa ko? So, habang pinagdadaanan ko siya, unti-unti kong na tututunan kung paano yung dapat gawin. Since ngayon nga, diba, nasa ABS ka na, pero sino ba yung mga kapamilya stars na parang talagang nilolook up mo? Kuya Lloyd eh. Mm-hmm. Ayan, isa yan sa mga pangarap kong makatrabaho talaga. Na kung bibigyan po ako ng isa pong pagkakataon, mm-hmm, maka-work siya. Sobrang gusto ko. Opo. Aside from Kuya Lloyd eh, mga kapamilya actors natin. Bea Alonso, sino pa ba? Maha Salvador. Very good actress. Kim Soo, natupad na rin po. Ayun, marami ba po? Sa mga na-imagine mo mga katrabaho, meron ka ba mga gustong roles na gawin? Or kaya, kunyari, parang role or na gustong gampanan with them? Mga ganun ba? Gusto ko maging kapatid ni Kuya Lloyd. Sa next, kung bibigyan ako magkakataon, gusto ko magkapatid naman kami. Tapos, ayun, basically kung bibigyan po ng chance, I want to do a drama project. Like full-blown drama talaga na project. Mm. Meron ka na may experience sa drama, kahit sa mga before na ano mo. As in yung talagang dramahan talaga na heavy acting na ano. Meron ngayon. Yung film ko kay Direk Chitoron, yung pagtik. Oh, okay. Ito kasi nakita namin na isa ka rin sa, nakabilang ka dun sa Yes 100 Most Beautiful Stars. Beautiful? Oo, tapos may wow factor, nasa wow factor category. So, kamusta naman yun? Nakita namin sa, nasa Instagram mo rin na masaya naman po. Masaya naman kasi parang... ka ba na kasama doon? Oo eh, kasi parang lala, hindi ko naman in-imagine yung sarili ko before na mapasama sa mga ganun. Pero, but then again, I'm thankful kasi... thank you kasi na-recognize kahit papaano po. Salamat. For you ba, ano yung parang what makes a wow factor? Kapag tao kang umaharap sa tao. Walang inhibition, talagang ikaw lang yun. That's a wow factor for me. Totoo rin naman yun. So ito na nga, kuha kami ng mga photos from your Instagram tapos isi-share mo lang yung mga stories behind this photo. So ito first, photo natin. Hala! Okay! Ayan. Pakita natin sa camera. Ayan. Ayan po, ang first photo. Yeah. So, ano ang story behind that photo with Chinita Princess? Yes. Sa ano yan? Sa Pokhara, Nepal. Habang sinushoot namin ang movie na Ghost Bride, yan. So, si David at si Maya niyan. So,
ayun, masaya. Masaya yung picture na yun. Kamusta yung working with Kim? First time mo rin makawork si Kim? Oo, oh, sobrang saya kasi Bisaya po na si Kim. Bro. Sa tanang Bisaya din na. Hello, sa inyong tanang. Kanang, ayan. So, Bisaya rin si Kim. So, masaya siya. Masaya ang kawork. Kasi sobrang nagkaka-jive kami. Mm. Okay, speaking about, ano naman, Ghost Bride nga, itong next photo natin. Ay! Direk Chito Ronyo. Okay. Ayan, si Direk Chito, sobrang, paano ko ba i-explain yung pagmamahal ko sa taong yan? Ano siya? He's a father to me. So, ako bilang wala akong tatay, mahilig akong maghanap ng father figure. Mm. So, isa siya sa mga nahanap ko. And sobrang blessed ako to be working with Direk. And first time ba rin, di ba? First time. Okay, kasi di Chito Ronyo na yun, di ba? So ito naman ang next photo na nga natin. Paragliding. Sa Nepal din. Sa Nepal yan. Oh. Influential ni Kim. Ni Kim Chu. Si Kim kasi mahilig yan sa mga extreme. Noong una ayoko. Pero, dinatawag ako, ha? Baby ka kasi, baby. Na ganyan ako. Ang baby pala, ha? Di sige. Talong niya ako sa bang. Ayun. So wala akong choice para di ako makansawa ni Kim, ayan. Pero masaya naman, ang sarap ng feeling. Ani, gaano katagal yung isang yung pagparagliding? Ilang minutes ba yan? 30 minutes? 30 to 45 minutes? Ang tagal! Sa Erica na ganun? Actually, merong point dyan ng paragliding na nakatulog ako sa sobrang sarap ng araw. Oh my God! Natulog ako kasi ano yun eh, tawag nito, puyat kami nung mga panahong yan. So habang nasa taas, sobrang hangin, natulog ako, ang sarap. Ang tagal! Kala ko mga ilang minutes, pero ang tagal niya. Oo. Experience na talaga. So ang next photo na nga natin, ayan. Okay. With Milo George. With Milo George and Ate Sara. Yes. Ayan, yung mga kasama kong yan, I consider them as one of my newfound friends. As in friends talaga, we were able to share our lives with each other. Si Ate Sara, grabe, siya na yung the Sara Geronimo, pero meron siyang puso at time na makipagkaibigan sa, ayan, sa akin, sa isang baguhang kagaya ko. Sobrang laking bagay for me. Eto, curious lang kami, ano yung pinakamamimiss mo sa team finally found someone? Including directed, syempre. Yung time na, yung bonding time namin. Kasi yung pagkakaibigan will always be there. I'm sure it will forever be there. Ang mamimiss ko yung kulitan time, yung bonding time namin, yung heart-to-heart talk namin sa bawat isa. Ako, personally, ang mamimiss ko yung paghingi ko ng mga advices kay Kuya Lloyd at kay Ate Sara na sobrang game na game silang advice ako. Ang nice na nga kabuhay na parang buong family na rin sa ano, sa including set, directed. Oo. Okay, so ito na nga, sa pagbalikan natin yung mga first mo in life. So, ang first acting job mo ay... First acting job ko ay si Abapola sa 65 na Kabanata. A movie. Book teaser ni Ricky Lee. Oh. So, isa ako dong manananggal. Manananggal na gay. Ito, first acting award. Ito. Itong MMFF 2016. First time mo gagawa sa big screen ba na hindi gay ang role mo? Hindi naman. Kumbaga after si Amapola, nagkaroon ako ng Anino. Ako dun si, ayun. Okay. Anino Bang Bang Ali, which is sobrang marami different from Barbs. Sa Bang Bang Ali, hanggang ako dun eh. Kumbaga parang ako yung namabaray. Oo. Ito, first audition. PBB. Alam pa ba? PBB. Anong ba? If I can still remember yung Bashi Lang Inchu. First team. Grabe, oo. Mukha pa akong tipaklong ng motor. So siguro, kaya ang itsura kasi, ang ano nun, ang kwento, alas dos pa lang ng umaga, nakapila na ako doon. So ang haba-haba ng pila, yung tumbong compound. Tapos alas tres na ng hapon, nung ako na yung papasok dyan sa PBB na yung hall, sabi sa akin nung nagano, ay! Cut off. Nagmakaawak, sabi ko, baka po pwedeng isa na lang. Magaling po akong sumayaw tsaka kumanta. Isa na lang, gano'n. Nagmakaawak ko, pero hindi rin na. Kwento mo kay Kim to. Hindi, nakwento ko na sa kanya. Okay, ito. Ang first paycheck mo, or parang first sweldo mo, anong, saan mo siya? Saan ko siya ginastos?
Kung naalala mo pa. Saan ko ba ginastos? Sa dami. Pantalon. Oh. Okay. Ito, first pet. Aso. Aso talaga. Oh. Okay. First concert you attended. Naalala mo pa. Wala pa akong concert na natin. Oh. Sa tanong buhay ko. Mm. Like, kahit local? Oo. Wala. Pero kung may concert kang attend, ano? International and local? Kung buhay pa si Michael Jackson, yeah. Kaso wala na. Wala akong maisip. Ate Sara. Sara Jean. Oh, ibang-iba pag nagpo-perform siya sa stage kasi. Ito, first kapamilya star na na-starstruck ka. Kasi pagkakita mo parang, oh my God. Ito ang kasi sinabi mo kay si Kuya Lloyd, isang kasi Ate Sara, aside from them. Si Gary Valenciano. Mm-hmm. Opo, si Gary yung first time kong makatungtong dito sa EBS, yung talagang pasok na ako sa ELJ, nakita ko si Gary V sa elevator. Kasama ko yung best friend ko. Tapos nagtutulokan pa kami, pag-picture lang. Ako lang yung nakapaglakas ng loob magpa-picture kay Sir Gary. So ayun, mabait si Sir Gary. Hey, Sir Gary. Sa mga ano actress naman, pag nakasalong, oh my God. Si Bea Alonso. Naalala ko nung OJT ako sa Star Magic. Hindi ako yung nag-handle ng Christmas party. Mm-hmm. Dumating si Bea Alonso, ang bango-bang. Oh, grabe. Tapos dito pag dumadaan talaga, ang bangan. Oo, tapos dumikit siya sa akin, fini-feel ko talaga yung balala. Si Bea Alonso, ganito pala. Oo, medyo malambot yung mga skin, ang bango-bango. Galing. Mas okay, kung makaka-work mo si Queen Bea, ano sa tingin mong gusto mong role na makasama? Kahit na ma-challenge kami pareho. Mm. Pero yun talaga ma-challenge. Ato, first impression mo kina Ate Sara at Kuya Lloyd? Si Kuya Lloyd, ayun nga, kumbaga parang nung una, kasi big stars sila, kumbaga parang sobrang ina-idolize ko si, hindi naman ina-idolize, kumbaga parang hinahangaan ko si Kuya Lloyd tsaka si Ate Sara. So at first, akala ko hindi sila yung namamansin, akala ko yung tahimik lang sila, pero hindi pala. Kabaliktaran. So, yung first impression mo, kumbaga napalitan siya ng parang sobrang iba pala yung parang... Napalitan siya ng love. Actually. Okay, eto naman. First time you fell in love. Ay. Oh. 14? Medyo talon sa bangin akong tao eh. Wow. Oo. Eto. Kung may first time you fell in love, syempre may first heartbreak. 14 din. Yun din. Kasi yung first love mo, sa'yo talagang... Kasi never akong nagkaroon ng relationship na kasing edad ko, laging mas matatanda sa akin. Mm. 14 ako, siguro siya noon, mga 20, 21. Ka-school mo rin siya? Ka-school ko siya. Okay. Ka-school ko siya. So ito na nga ang last game natin for Star Cinema Chat, ang this or that. So may mga sabihin lang kami, then pipili ka lang. Okay. Okay, so ito. On a hot summer day, ice cream or smoothie? Ice cream. What's the best with fried chicken, ketchup or gravy? Ketchup. City life or province life? Province life. Dream destination, tropical spot or winter wonderland? Winter wonderland. Mm. Best way to stay fit? Healthy diet or exercise? Sleep it. Pwede pas. Exercise. Beach or pool? Beach. Favorite movie snack? Popcorn or french fries? French fries. Online shopping or going to the mall? Going to the mall. Coffee or tea? Hindi ako minum pareho. Talaga? So parang water lang din talaga? Or... Water, hot choco. Waffle or pancakes? Pancakes. E-books or actual books? Actual books. EDM or acoustic? Acoustic. Face-to-face or phone call? Face-to-face. Kiss or hug? Kiss. And last... Alam mo yan, like. And last, boxers or briefs? Briefs. Okay! Yay! So maraming salamat mga sa pagsama sa amin dito sa Stars. Salamat! And Chris, and invite everyone na nga sa Finally Found Someone. Yan. Hello po mga kapamilya. Iniimbitahan ko po kayong panoorin ang handog po namin sa inyo, ang Finally Found Someone. Ito po ang pagbabalik ng bala nila John Lloyd Cruz at Sara Geronimo, showing na po on July 26 and cinemas nationwide. Ayan, maraming salamat po. And of course, ito po ay directed by Theodore Boboron.
Okay, yay! Thank you so much. Thank you. Mga kapamilya, subscribe now to the official YouTube channel of Star Cinema for exclusive videos of Finally Found Someone. And for more exclusive videos, just click the I button.